Ayan guys, hugasan lang natin yung cracked corn. Hugasan natin sa maging malinaw yung tubig niya. Ito siguro may isang beses pa. Itong cracked corn guys, sariling ani kasi namin daw, kaya medyo malinis. Nakita ko na rin yung nagpag-iiling dito. Kaysa yung binibili, mahirap pong tignan. Ayan po. Siguro isang beses pa ito hanggang sa luminaw. So yan guys, clear na yung tubig niya, malinaw na. Babad natin siya sa Sunrox. Ayan, babad lang po natin siya ng 2 oras, 2 o 3 oras, okay na yun. Ito yung mga bote na hinugasan natin guys, binabad natin to sa bleach. Tapos gagawin po natin dyan ay sterilize ulit natin para siguradong mamatay yung mga microbio. Actually pwede naman po ibabad lang to ng bleach, mga 30 minutes, tapos patuyuin, air dry. Pwede na ilagay yung mga cracked corn, pero gagawin ko kasi i-sterilize ko siya ulit para sure. Ayan po, sterilize natin siya ng 1 oras. 1 oras lang po, pwede na yun. So ito na yung cracked corn natin guys. Hindi ko na siya babanlawan guys. Tapos nagpapakulo na rin ako ng tubig. Ayan guys, para maiwasan natin yung overcook, itong cracked corn na to, pwede nyo pong subukan kung kaya nyo pong tirisin ng ganyan, tapos mahati po ng kuko nyo. Ayan, huwag nyo pong i-overcook kasi madali pong makontam ang cracked corn. Parang ito guys, pag pinisil nyo pong ganyan tapos kaya pong i-crack ng kuko nyo, okay po yun guys, parang ganyan po nagka-crack sya. Ayan guys, oh, hahatin natin sya. Ayan, okay po yung ganyan. Tapos pag iluluto po nito, mga 2 minutes lang po, 1 minute or 2 minutes sa kumukulong tubig. Pagkulong-kulo po. Ayan po. Antayin lang natin kumulo guys. Ayan po guys. Kumukulo na siya ngayon. Kunin na natin ito. Natin ilalagay dito. Ilagay na, ihalo-halo lang po natin yun guys, mga ano lang po ito, 1 or 2 minutes lang po, pwede na. Dito kasi pwedeng ma-overcook ang cracked corn. Ayan po, so 1 minute and 30 seconds lang po kasi malambot na siya. Lumambot siya. So ganyan po. Hanguin na po natin siya. Ayan guys, lalagay ko siya dito sa may malinis na tela. Ayan po guys, irerekta ko siya sa may araw para mabilis siya matuyo. Bali, pag irerekta po sa araw, bantayan nyo po yung hindi siya matutuyo. Yung makuha natin yung moisture niya ng maayos. Pag tumuyo yan konti guys, lalagyan ko yan ng apog. Ayan guys, bantayan lang guys, halo-haloin lang po pag binilad sa araw.
ano lang ko dapat yung saktong dry lang siya. Basta may moisture siya na basa, pero hindi siya totally basa. Kasi papasteurize pa natin ito. Kasi ilalim ito, basa yung tela niya, kaya dapat haluin lang ng haluin. So, ayun guys, napasteurize na natin itong mga bote natin. Hangin na natin guys. Aba, hinihintay yung popcorn na madry konti. Ingat-ingat lang, baka mabasag. Bale, 10 bote lang po yung mayigit 1 kilo. Sobra na po ito. Pero mas maganda na yung sobra kaysa kulang. So, ayan guys. Air dry lang natin yan guys. So, ito na yung truck corn natin guys. Kailangan mag-alcohol muna bago lalagyan na natin siya sa bote. So paglalagay lang natin yun guys, pangamin dito lang, hindi na siya pupunuin. Kung mapapansin nyo guys, yan dry na siya, pero may moisture pa rin siya. Guys, ganyan na siya karami guys. Tapos lagyan nyo natin siya ng bulak. Ayaw kapalan natin yung bulak nyo kasi pakapasokin siya ng contamination. Medyo makapal yung bulak niya. Tapos lagyan sa natin ng aluminum foil at rubber band. At lagyan lang natin ng foil at rubber band. I-steam pa natin siya ng 3 oras. Pero kapag overcook po yung gagawin niya, mga 1 oras lang po ito kasi hindi po siya overcook. Sakto lang po yung ano niya. Yan po siya guys. Yan lang siya karami guys. I-steam pa natin ito ng 3 oras. Yan guys. I-steam natin siya ng 3 oras. Start counting po kapag kumulo na. Sigaan na po siya. 3 oras po yan guys na pag-steam. So ayan guys, after ng 3 hours natin, ayan na siya. Hindi siya over moisture. Sakto pa rin siya. Nabasa yung papel niya pero hindi siya pinasok ng tubig. Basa yung papel pero ang kagandahan is walang pumasok na tubig sa loob. So, may mais pa rin talaga.
Talamigin lang natin yan, guys. Ayan, talamigin natin. Tapos, saka natin lagayin natin yung culture media na ginawa natin, guys. Guys, dangdang lang natin to sa lampara natin, sa denatured lamp. Stack pa natin. Saka natin kunin ng tissue. Sana magkasya. Okay, na di pag-ipip mo kami. Sali natin ang tissue. Anyways, nandun siya. Dabo mo. Taman. Check mo. Dabo mo. Copy-copy ng cameraman. So, ayan na po guys. Waiting na rin po sila. Gagawa na po tayo ng F2 kung sakaling ma-perfect natin yan. Pero yan po, pag na-polycollinize na, pwede na pong ilagay sa planting spawn. So, antabay lang kayo guys. Babalitan ko pa sa update natin. So, update lang guys. Second day na siya ngayon guys. Ito na nilipat natin na PDA sa crack corn. Ayan po. Mapapansin nyo po, nag-umpisa nang gumalaw yung mga mag niya. Sa ngayon po, di po natin mapapansin yung magiging contam niya. Siguro sa 6 days. Saka natin mapapansin. So, antabi lang kayo guys. May update pa rin to. Maganda-ganda rin. Ayan, kapal na. Second day pa lang. So, ito guys, malapit na rin mapuno kasi ito yung nahulog yung ano, bidya niya dun sa ibaba. Ayun. Kasi yan na po siya. Wala pang sign ng contamination. So, ito guys, yung result na ng ginawa natin na F1. Sa agar, tapos nilipat natin sa crack corn. So ayan na po siya, 16 days na po, ganyan po halos puti na lahat. Tapos ibabaw may amag na rin yan, di lang halata. Tapos ilalim po, ayan po, may mga dilaw-dilaw pa konti, pero okay na po yan. 16 days po, pagka 21 days
So, pwede na pong itanim yan kasi mafu-fully ramified na. Mayroon pa tayong 5 days na natitira. Ayan. So, start na rin po ako ng composting, guys. Subukan natin itanim ito. So, ayan guys, yung iba, hindi pa fully colonized. Ayan po. Plastic. Lagay ko na dito. Kasi sobra yung grains ko nung nilagay ko sa plastic. Okay naman siya. Alam mo, pwede pa ito. Sobra ko ito eh. Ito po, sobra ko po dito. Hindi ko po nailagay lahat. Ito po, nasa 6 days pa lang po ito. Ayan. So far, maganda man po yung takbo ng amag. Wala pang contamination na nakikita dyan. 6 days. So, itong ginawa ko guys, nilagay ko na lang yun kasi nilalanggam. Ito naman yan sa loob ng incubation chamber ko. So, gaya ng dati, kulang pa rin po sa bote. Naglagay pa rin ako ng sa plastic. Maganda po yung gapang sa may plastic ko. Halos kalahati na. Medyo dry po itong ginawa ko dito. Ito yung PDA niya. So, maraming salamat guys sa panonood. And mag-ingat kayo lagi guys. God bless po.